Hello science fans! Nabalitaan niyo na siguro ang mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Kahit pagaling sa balita sa TV o kaya sa social media, isa siya sa mga hot topics right now. Ang usap-usapin dito ay napapaligiran ng kontrobersya dahil sa mga territorial disputes, aggressive militarization, at ang tuloy-tuloy na pagsira ng mga natural resources na meron dito. Pero alam niyo ba na ang pinakadahilan sa conflict na ito ay dahil sa yamang dagat na makikita dito? Sa West Philippine Sea makikita ang 20% ng mga bahura ng mundo at isa itong napaka-importanting fishing ground. At pwede rin siyang merong mga underwater oil and gas reserves. Kaya isa ito sa pinaka-biodiverse at pinaka-importanting lugar sa buong mundo. Kaya ngayon, para mas maintindihan natin ng maayos ang mga issue, pag-usapan natin ang West Philippine Sea at ang marine biodiversity nito, ang mga threats na kinakaharap nito, at ang mga conservation efforts na pwede natin gawin para maprotektahan ang natural treasure na ito. Pero bago natin umpisahan ang usapang siyensya, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology at ako po ay naniniwala na ang dagat ay kailangan nating protektahan kahit pa hindi ito parte ng ating bansa. Isa rin po akong guro at isa sa aking mga advokasya ay paalam sa aking mga estudyante na according sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang West Philippine Sea ay atin. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong gumawa ng simple pero informative na mga content para mas ma-appreciate pa ng maraming tao ang STEM. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang geopolitical hotspot, pero isa rin siya sa pinaka-biodiverse na lugar sa buong mundo, na minsan ay tinatawag ng mga banyaga na Amazon of the Sea. Nakakalungkot. Pero ang ecosystem na ito ay nakakaharap ng napakaraming pwedeng makasira dito. Ang pinakahuling bilang noong Agosto ay merong 129 na Chinese vessels na rumoronda dito, kaya napakataas pa rin ang tensyon sa lugar. Ang mga aggressive na aksyon ng China, katulad ng pagbangga at pag-water cannon sa ating mga barko, ang siyang laman ng mga headlines noong mga nakaraang buwan. Tila ba ang mga aktibidad na ito ay para hindi maipasa ang Philippine Maritime Zones Act, isang batas na sadyang mag-e-enforce ng 2016 arbitral ruling. At ang ruling na ito ang siyang mag-i-invalidate sa claims ng China sa West Philippine Sea. Pero ang sitwasyon natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang kung kanino ito mapupunta. Tungkol din ito sa ating kalikasan. Ang mga human activities at natural changes na nangyayari dito ay nagkikreate na ng ecological damage na siyang nagte-threaten sa napakaraming uri ng buhay na siyang tumitira dito. Gano'n na ba kalala ang ating problema tungkol sa West Philippine Sea? At paano nga ba natin magagamit ang siyensya para matulungan ang ating kalikasan? Sa estado ngayon ng West Philippine Sea, ang militarization efforts ng China ay pwedeng magawa ng long-lasting threats na makakasira sa marine ecosystem at sa mga taong dumedepende dito. Isipin nyo na ang coral reefs ay ang kagubatan ng dagat. Napaka-importante nila dahil sinusuportahan nila ang buhay ng napakaraming hayop at halaman na makikita sa ilalim ng dagat. Pero dahil sa militarization ng China sa West Philippine Sea, maraming bahura o reefs ang nasisira. Sa pagtayo nila ng mga artificial islands at kung ano-ano pang istruktura, nakasira na sila ng 21,000 acres of coral reefs. Napakalaking kawalan po nito. Ang mga bahura na ito ay tahanan sa napakaraming organismo. At ang pagkasira nito ay hindi lamang magkakaroon ng epekto sa Pilipinas o sa China, pero sa buong mundo. Hindi lamang nito naapektuhan ang mga isda at iba pang marine creatures. Pero naapektuhan din ito ang mga komunidad na umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Isa pang malaking issue ang pag-harvest ng mga taklobo o ang mga giant clams. Ang giant clams ay kilala hindi lamang dahil malaki sila, pero importante rin sila sa pag-maintain ng isang healthy marine environment.
ang illegal na pagkuha ng taklobo o ng giant clams ay nakakasira ng marine ecosystem. Dahil mas humihirap para sa coral reefs ang mag-thrive, kaya't nahihirapan din ang ibang marine life na mag-survive. According sa mga reports, ang Pilipinas na ang nagiging hotspot para sa illegal trade ng mga giant clams. At nag-a-account siya sa mahigit 99% ng mga pagkahuli dito sa Southeast Asia. Isa pang malaking problema sa West Philippine Sea ang illegal, unreported at unregulated fishing o IUU. Ang uri ng pangingisda na ito ay napakasama para sa dagat dahil nauubos nito ang mga populations ng isda nang mas mabilis pa sa kaya nila na ma-recover. Isipin nyo na lang na para itong withdraw ka ng withdraw ng pera sa iyong bank account bago ka pa sumasahod, kaya bigla ka na lang mauubusan ng pera. Ganun-ganon ang nangyayari sa mga isda natin. Ang overfishing na ito ang sadyang nagpapahirap sa ating mga coastal communities para kumita. Idagdag pa natin ang ibang mga barko na involved sa IUU fishing ay nagbebelong sa Chinese Maritime Militia na sadyang nakakadagdag pa sa ecological damage na ginagawa nila. Pero tignan din natin ang bigger picture. Hindi lang basta-basta environmental issue ang kinakaharap natin. Isa rin itong economic issue. Ang mga bahura na nagbibigay tirahan para sa napakaraming marine species, kapag nasira, mauubusan tayo ng isda. Totoo, nathithreaten ito ang biodiversity, pero tandaan din natin na milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa pangingisda para sila mabuhay. According sa mga experts, ang Pilipinas ay pwedeng mawala ng $1.3 trillion kada taon dahil sa pagkasira ng West Philippine Sea. Kaya kailangan nating itong alagaan. At para magawa natin ito, kailangan nating magtulungan. Pero syempre, hindi lang naman lahat bad news. Meron din tayong mga ginagawa para maprotektahan at mapangalagaan ang West Philippine Sea. Ang mga conservationists at international organizations ay nagpupush para makagawa pa tayo ng marine protected areas sa West Philippine Sea. I can be anything I want! A pirate! Arr! A football player! Hop! A starfish! Patrick, you're already a starfish. Ang mga marine protected areas or MPA ay parang mga safe zones para sa marine life. Nababawasan o nare-restrict ang human activities para sa mga critical areas para mas maprotektahan natin ang mga marine ecosystems. Nung isang taon lang, ang Senate ay nag-file ng Kalayaan Island Group and Scarborough Shoal Marine Protected Area Act of 2022, o Senate Bill No. 1697, na nagde-declare na ang 3 nautical miles na nakapalibot sa Scarborough Shoal at Kalayaan Island Group ay mga marine protected area na. Ngayon, balikan natin ang IUU fishing. Meron na ba tayong ginagawa para mapigilan ito? Ang OCEANA, isang International Ocean Conservation Organization, ay gumagamit na ng mga advanced technologies katulad ng AIS, VIIRS, and VMS para i-monitor ang fishing activity sa West Philippine Sea. At ito ay nakakatulong para matrack at ma-report ang mga IUU fishing. Sa pag-push natin ng sustainable fisheries management at pagpapatupad ng mga batas na meron tayo, mas mapoprotektahan natin ang ating marine ecosystems. At syempre, tuloy-tuloy rin ang mga scientific research at monitoring. Ang research na ginawa ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI noong 2019 ay nagpakita ng mga coral reefs sa paligid ng Pag-asa, Panata at Sabina Group of Islands ay nasisira dahil sa blast fishing. Ang resulta ng research na ito ay nagbibigay sa atin ng mas malakas na dahilan para magkaroon ng conservation measures sa West Philippine Sea. Gamit ang mga datos na ito ay naglabas din sila ng isang report na tinatawag na West Philippine Sea State of the Coast na nagbibigay ng overview ng environmental, economic at social state ng West Philippine Sea para mas maging malakas ang pagtawag natin na maalagaan ito within the Coral Triangle. Ang West Philippine Sea State of the Coast's publication ang nag-consolidate sa iba't ibang government-funded research patungkol sa kanyang marine at fishery resources,
Siyempre, kasama na doon ang ginawa ng UPMSI. Ang West Philippine Sea ay hitik na hitik sa natural resources. At lahat tayo ay may role para may sigurado natin na ito'y may enjoy pa ng future generations. Pero ang pagprotekta dito bilang isang Pilipino ay sadyang nakakagalit at nakaka-frustrate dahil sa ginagawang pambubuli ng China. Ang Pilipinas ay nakakaharap ng isang napakalaking problema dahil sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang ating militar, while dedicated, ay mas maliit at less advanced kung ikukumpara natin sa powerful forces ng China. Kung tayo ang magsisimula ng isang armadong labanan, napakalaki at napakatindi ng masamang consequences nito para sa ating bansa at para sa surrounding region. Ang risk sa pag-escalate nito sa isang mas malaki at mas delikadong conflict ay napakalaki. Kaya maraming nagsasabi na ang isang military response ay isang unwise na solusyon. Kaya sa halip na lumaban gamit ang dahas, ang Pilipinas ay gumagamit ng mga diplomatikong paraan para masolusyonan ang ating problema. Kasama na dito ang pag-appeal kung paano i-implement ang batas through UNCLOS at ang paghahanap ng mga kakampi sa international arena. Pero hindi ibig sabihin ito na tayo lamang ay mananahimik o magiging passive. Bilang parte ng nakababatang henerasyon, napaka-importante na aware tayo sa mga issues na nangyayari sa West Philippine Sea at maintindihan natin kung bakit ito importante. Kailangan nating magsalita. Kailangan nating magkalat ng awareness at sumuporta sa mga efforts ng gobyerno para ma-resolve ang issue na ito ng mapayapa. Sa paggamit ng ating mga boses at sa pagiging parte ng mga peaceful resolutions, mas mapapalakas natin ang tsansa na ma-enjoy pa ng mga future Filipinos ang kagandahan ng West Philippine Sea. Our future is at stake at nasa sa atin para makagawa tayo ng diferensya. Pero what do you think? Gano'n nga ba ka-importante ang West Philippine Sea sa ating kultura? Ano pa kaya ang pwede nating gawin para maprotektahan ito? Let us know your thoughts in the comment section below.